Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nauna kapag nag-arrange ng fingerstyle. Kung bass nga ba or melody. Mas marami kasi ako nababasa sa mga comment section and then nagme-message sa akin. So trinay ko siyang gawa ng content. So, disclaimer lang bago natin siya sagutan. So itong ituturo ko is based lang sa experience ko. So hindi ako nag-aral ng kung anumang theory sa gitara or courses. Basta natutunan ko na lang siya sa madalas ko na pag-arrange sa pagtuturo ng fingerstyle. Okay, so balik tayo sa tanong. Kung ano nga ba nauuna kapag nag-arrange tayo ng fingerstyle? Kung bass nga ba or melody? So ang sagot po dyan is, depende po sa kanta. Yes po, depende sa napili niyong kanta. Dahil meron mga kanta na pwedeng mauna yung melody and then meron din na mga kanta na pwedeng mauna yung bass. So ang sagot po is, depende sa kanta. So gusto ko lang din ipaalam sa pag-arrange ng fingerstyle is nanggagaling lang din yan sa chords ng kanta. Kung ano yung chords ng isang kanta is doon lang din umiikot yung arrangement niya. Okay? So ngayon, para mas madali nyo maintindihan kung ano nga ba nauna, kung bass or melody, ang gagawin natin is hahanap ako ng isang kanta na pwedeng mauna ang melody. Okay? So bali sa melody muna tayo. So bali, ang napili ko nga rito is yung Kiss the Rain. Okay? So bali, yung unang chords na ginamit sa Kiss the Rain is G. And then ginamitan ko siya ng capo, and then nilagay ko sa second fret para mas magkasintunog sila. Okay? So ngayon, ang gagawin ko, tutugtugin ko siya, and then kayo na magsabi kung talagang melody yung nauna rito. Okay? So bali, pag plinay ko yung Kiss the Rain, ng fingerstyle arrangement is ganito siya. Okay? So ganun siya. Again, ulitin natin, medyo mabagal. So kung mapapansin nyo, ang nauna rito is melody. So sa part na ganito, melody yon. And then saka siya nag bass. Okay, so sa kanya kinalab itong 6th string. Okay, itong G. So again, melody muna, tapos saka siya nag bass. Ganun siya. And then, so ganun. Okay? So sa part ng Kiss the Rain, ang nauna rito is yung melody. Next naman natin is bass. So bali, ang napili ko rito na kanta is yung Right Here Waiting For You. So bali, yung chords na ginamit naman dito is C and then F. So kanina, may capo tayo, so tinanggal ko lang para free siya. So bali, ang ginamit sa Right Here Waiting For You is C, tapos F chords. Okay? So ngayon, tatry ko ulit siyang i-play and then kayo na magsabi kung talagang bass ang nauna rito. Okay? So bali, pag tinugtog ko siya, is ganito siya. Okay? So ganun siya. Again, medyo babagalan natin. So ngayon, obvious naman, ang una kong kinalabit dito is yung bass. Ito. Okay? So yung fifth string. Ito, na C. And then, saka ko siya sinunda ng melody. So, nag-bass muna ako. Tapos, saka ako nag-melody. Tapos, bass uli. Tapos, melody. So, ganun siya. Okay? So, pag pinakinggan nyo yan, doon sa kanta ng Right Here Waiting For You is, kung mapapansin nyo doon, ang nauna doon is yung bass. Okay? So, again, try na uli natin siya itugtugin. So, bass yun. And then, saka kayo mag-melody. Tapos bass ulit ng F, tapos melody. So, ganun. So, doon natin masasabi na ang nauna rito, kung bass nga ba or melody, is depende sa napili nyo na kanta. Okay? So, next na tanong natin is kung pwede nga bang magsabay ang melody at saka bass kapag nag-arrange tayo ng fingerstyle. So, ang sagot po dyan is yes. So, depende pa rin siya sa kanta. Depende yan doon sa napili nyong kanta kung magkasabay nga ba yung melody at saka bass niya. Pero possible talaga magsabay sila kapag nag-arrange ka ng fingerstyle. So para mas madali nyo maintindihan, nahanap ako ng isang kanta na pwede magsabay yung bass at saka melody. Okay, so napili ko nga rito is yung intro ng Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. So tulad pa rin nung kanina, i-play ko siya and then kayo na magsabi kung talaga magkasabay nga ba talaga. Okay, so bali pag tinugtog ko, yung intro nun is ganito siya. Ganun siya. So sa kanta na yon, sa intro na yon, sa arrangement, is obvious naman na magkasabay yung melody at saka bass. So magkasabay kung tinugtog, pinalabit yung first string at saka si 6th string. And then, slide. So ganun
siya. So, yung whole intro na yun is magkakasabay yung bass at saka melody. Okay, so doon mo masasabi na nakadepende talaga sa song, sa kanta na napili nyo, kung magkasabay nga ba yung melody or mauuna yung bass or melody. Okay? So, I hope guys, naintindihan nyo siya kung paano ko siya tinuro, lalo-lalo din sa mga nagsisimula pa lang mag-arrange ng fingerstyle. Okay, so play lang ng play. May kasabihan nga tayo, experience the best teacher. Okay? So, by the way guys, kung bago ka lang pala dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo lang yung pulang button dyan sa baba, pati yung notification bell para lagi kayong updated once na meron akong bagong video. Okay, so maraming salamat sa panonood. See you in my next video.